In this video, we will talk about node sales. Ito yung nauuso na paraan ngayon para makapag-raise ng funds ang mga startup project. Marami pang hindi pamilyar dito, so i-explain natin kung paano ito nagwo-work at maganda bang mag-participate sa mga node sales. Ano yung kaibahan nito sa traditional token sale? Lahat yan ay aalamin natin. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. So ang mga nodes, matagal na itong nag-e-exist sa crypto at nag-originate talaga siya from the very essence of blockchain technology way back 2009 noong lumabas si Bitcoin. In simple terms, ang node, isa siyang device, typically a computer, na nagme-maintain ng kopya ng lahat ng na-process na transaction sa blockchain. Ito yung pinaka-role niya dati para maisakatuparan ang decentralized peer-to-peer transaction system na ginagamit ni Bitcoin and other blockchain technologies. So ang mga nodes validate transaction, store the complete or partial history of the blockchain, at ang mga node na ito ay nakikipag-communicate with other nodes para masigurado na ang network ay nananatiling synchronized. May iba't ibang uri ng nodes katulad ng full nodes. Ito yung nodes na ini-store yung entire blockchain, at yung light nodes naman, ang kinukuha lang ay yung mga essential parts of the blockchain para makapag-operate ito more efficiently on less powerful device. Sa paglipas ng panahon, nag-evolve na ang mga nodes at nagkaroon na ng iba't ibang variations. Aside from full nodes and lightning nodes na ginagamit ng proof of work, meron ding mining nodes na ginagamitan ng mga professional miners with specialized hardware sa mga data centers. Andyan na din yung mga validator nodes sa mga proof of stake consensus, master nodes, and then meron na ring NFT nodes ngayon. Na noong una, meron lang itong basic functionality for validation transaction. Ngayon, mas nagiging popular na ito at nagiging integral part na rin ito ng new fundraising models, particularly through node sales. Ang novel approach na ito ay nag-aalaw sa mga project na makapag-raise ng funds by selling the right to operate nodes on their network. Ang konsepto ng node sale ay kaparehas lang ng token sales or ICO, pero meron silang unique set of rewards and responsibilities. Ang mga bumibili kasi ng nodes ay nakakapag-earn dito ng income by maintaining the network and validating transactions. So ito yung nauuso ngayon at ginagamit ng mga blockchain startups sa kadahilanan na rin ang traditional method na pamamaraan ng pagre-raise ng capital tulad ng token sales ay mainit sa mata ng mga regulator. Another significant reason kaya nagiging popular ang node sale ngayon ay dahil mas align ito sa decentralization idea. Kasi instead na magre-rely lang ang mga projects sa mga large investors for funding, nadidistribute yung broader base of node operators. Mas involved ang community, ensuring greater security. Ang example ng mga successful node sales ay ang Aether na nakapag-raise ng 29,000 Ethereum by selling over 65,000 nodes. Ang Sai, a gaming-focused Layer 3 blockchain na nakapagbenta naman ng 50,000 nodes in December 2023. At yung Gala Games. Sabi ko nga, ang node sales para lang itong ICO. Meron silang similarity. Patulad ng ang mga nodes ngayon ay ginagamit na para makapag-raise ng funds. Nag-o-offer din sila parehas ng incentives sa mga users katulad ng sa ICO. Ang mga buyers ng ICO sa pre-sale ay nag-expect na tataas ang value ng bibilihin nila na token in the future so they can make profits. Same with nodes. Kasi sa pagraran ng nodes, nakakapag-accumulate tayo dito ng tokens and we can sell it to make profits, lalo na kapag tumaas ang value ng tokens. Also, isa pang pagkakaparehas nila ay yung community engagement. Katulad ng ang mga ICO buyers, mga token holders ay nagkakaroon ng governance rights habang ang mga node operators ay nakakapag-contribute naman sa network security and decentralization. Pero ano naman ang pagkakaiba nila? Number one is yung ownership versus operation. Sa mga pre-sale kasi bibili ka lang ng token. Yun na yun. And speculate na baka tumaas yung value ng token. Sa node sale hindi. Kasi nagpa-participate tayo dito sa network by running nodes. Depende sa functionality ng node kasi hindi naman sila pare-parehas. And then, nag-earn
tayo dito ng token rewards, and that's how we make money on running a nodes. Another key difference is yung risk and complexity. Sa ICO sale kasi mas madaling mag-participate. Bibili ka lang ng token and then sell it on the exchange. Sa mga nodes, there are some technicalities. Depende sa nodes. Kasi meron namang mga NFT node na mas madaling ang iset up kung ikukumpara sa mga typical na nodes na kailangan i-configure talaga natin sa computer, at hindi lahat ng tao kayang magawa yon. Isa pa is yung regulatory considerations. Ang mga ICO, mainit ito sa mata ng mga regulators, and there are some challenges behind it. Maraming mga ICO in the past na natag as illegal due to lack of compliance with security law. Sa node sales, hindi pa ito masyadong na-scrutinize ng mga regulator. Pero there still carry a regulatory risk in the future. Pero as of now, ito yung paraan na mas safe para sa mga blockchain startup projects. Ano naman ang benefits kung gugustuhin natin matutunan mag-run ng node or bumili sa mga node sale? Well, isa sa mga benefits na tinitingnan ng marami kaya sila nagpa-participate dito is passive income. Continuous tayong mag-earn ng token rewards dito, depende sa limit na ibibigay ng project at depende din sa node na ginagamit natin. Katulad ng mga Ethereum validator nodes, nag-earn sila doon ng Ethereum while continuously running the node. Ganun din sa mga NFT nodes. Ito yung mga nodes na pinakamadaling pasukin, hindi komplikado ang pagsisetup. Most NFT nodes are non-tradable, pero meron din namang tradable. So it depends sa bawat project. Isa pang benefits is yung long-term investment potential. Normally kasi ng mga nodes ngayon, limited ang supply at ang value nito ay pwedeng tumaas as the network grows. Katulad ng Gala Games, yung founders node nila. As demand for the network increase, the value of running a node can rise. Ganon din sa SAI. Sa una, mababa yung base price, pero habang nag-grow yung project, the early node operators stand to earn more rewards over time. Again, it's case-to-case basis, kaya sa una pa lang, kung magpa-participate tayo sa mga node sale, then kailangan natin suriing mabuti kung may potential ba ang project in the long term. Kasi same with any other crypto-related project, meron pa ring risk dito na malugi tayo kung nag-participate tayo sa mga node sale na hindi naman nag-generate ng returns. Or maganda yung intention sa una, pero hindi nila ito na isakatuparan. Pwedeng mangyari yon in any project in crypto. So mahalaga talaga na suriin natin, do our own research sa mga project na papasukin natin, kasi maraming mga crypto project ang lumalabas, pero in the end, hindi nila nagagawa yung mga ipinangako nila sa community. So nandun yung risk. Although there is a reward and opportunity sa mga node sale, pero hindi natin pwedeng i-aless yung risk na kaakibat nito. Okay? So yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you in the next video.